Good morning, dito sa Bontoc Mountain Province. Sayo tayo ngayon. Teka lang. Bigat. Sasabihin ko sa inyo yung ride plans natin sa araw na to. Pero in the meantime, maghanap muna tayo ng makakapihan, makakainan. Yung kadena natin, pinalinis ko na dito. Nilinisan nila gamit ay ano ba yung ginamit? Gas ata. Brinas nila kahapon, wala nang tunog. So yun nga yung nagkukos ng tunog ng akala mo nag-grind na ewan. Dito yung kainan guys, Heritage. Ito yung view deck ng rice terraces na to. Pinakita ko na to dati actually. Pwede rin dito na tayo kumain, no? Magandang view eh, or dun sa taas. Ayun. Wow. Wow, wow, we. Hindi may nag-inuwan dito. Pero dito muna tayo. Pakaganda ng umaga. Gantong view makikita mo, di ba? Ang ride plan natin ngayong araw ay mula dito sa Bontoc hanggang Baguio. So basically, babaybayin lang natin itong kahabaan ng Halsema Highway. Dahil sa tinagal-tagal na nagra-rides ako dito sa Cordillera, hindi ko pa talaga nakukompletong diretsuhing daanan yung Halsema Highway na yan, sa totoo lang. Paputol-putol po yan, yung nadaanan ko yung ibang parts, tapos mapuputol, pero yung padiretso, all the way from Bontoc to Baguio, or from Baguio to Bontoc, hindi ko pa nagagawa yan. Ngayon ko palang gagawin. So itong Halsema Highway, hindi naman nabago sa inyo, lalo na sa mga mahihilig magpatakbo sa bundok, mag-drive sa bundok. Ang pinakamataas na part ng daan na to ay matatagpuan doon sa Atok Benguet, 7,400 feet. At itong Halsema Highway ay may habang 150 kilometers all the way mula dito sa Bontoc hanggang sa Baguio City. Napakaganda yung start natin dahil umalis tayo doon sa hotel ng around 7:20 ata. So mahirap tantyahin kung tanghali na ba to o umaga pa dahil makulimlim talaga. So dapat sa gantong oras ay meron ng araw, kaso nga lang sobrang kulimlim pa rin. Let's hope for the best. Pag tag-ulan, mas lalong nakakatakot yung daan na yan, pero yan ang ipapakita ko rin. Perfect breakfast. Nice. So, ang ganda pa ng view, di ba? Saan ka pa? Tapos na tayong mag-breakfast. Diretso na tayo ng Baguio. Let's go! At wala pa rin akong gloves. Ang weirdo pakiramdam. Tanggalin ko na rin kayo yung isa, ano? Para pantay sila. Pero malamig kasi. Alright, susunod na tutumbukin natin dito. Sabangan. Well, nandyan din yung packet. Papuntang Sagada, actually. Dito sa may unahan lang. First time kong gagawin to. Pa-reverse na to. Kasi kung makapansin nyo sa lahat ng videos ko na dumadaan ako dito sa daan na to ay pababa. Nang gagaling tayo dito, pababa papuntang Tabuk. So ngayon, pa-reverse yung ginagawa ko. At ang goal natin dito ay pasadahan itong kahabaan ng Halsema Highway, which is hindi ko pa nagagawa talaga. All the way from Bontoc to Baguio City. So again, may haba itong 150 kilometers. Oh, hindi naman sobrang kahabaan, pero siyempre mas mabagal yung takbuhan natin dito dahil nga bundok ito. At aabutin din tayo ng hindi ko alam kung ilang oras. Sarap ng lamig niya. Panalong panalo. Good morning! Woohoo! Paka-solid no, ganito pagdadriban mo. Ah, my goodness. My goodness, mga brother. Grabe mga bato na yun, ah. Ito na yung tulay. Napaka-epic din na ito, guys, oh. Pagitan ng dalawang bato. Ang ganda.
Eto, malapit na tayo sa akyatan ng papuntang Sagada. Ang arko ng katotohanan. Aside doon sa akyatan doon sa Sagada, doon sa dinaanan natin kanina na may bahay-bahay doon, eto pa pwede nyo akyatan. Tutumbukin ng daan na yan ay yung Balangagan Cave. It's a beautiful day! Naglabasan yung mga falls ngayon, ano? Sa mga gilid-gilid lang ng mga bundok dahil sa rainy season na. Alright, sabangan na tayo, sabangan. Diyan sa may junction. Yung junction na yon, yung papunta ng Bauco, Lower Bauco at tatawag nila doon. Basically, ang tutumbukin natin dito sa parteng taas na ito ay Bauco pa rin, pero pagdadaan kayo doon sa may junction, nandun din yung municipal hall ng Bauco. Pag sinundan nyo yung baba sa may junction doon. Dito kasi maganda yung tanawin, maganda yung view dito pag dito kayo dadaan. At ito talaga yung part ng Halsema Highway. Ang patas na to. Ano bang pakiramdam mag-drive sa Halsema Highway kapag ka umuulan, kapag ka rainy season, diba? Kasama yan sa vlog natin. Pansinin niyo yung daan dito sa Mountain Province. Ang ganda nung pagka-maintain nila, di ba? Yun! Woohoo! Yeba! Solid! Yun lang, may konting putik doon sa gilid. Pero karamihan ng part ng daan na to ay malinis. Ah, sabangan pa rin pala, ayun o. Sabangan Tourism. Sabangan Mountain Province pa rin tayo. Wow, ganda ng bundok na yun, oh. Rocky Mountain. Literal. So pagdadaan naman kayo dito sa Halsema Highway, banda rito ay marami namang kabahayan. So hindi naman yung tipong nakakatakot. Ibig sabihin, kung let's say masiraan kayo dyan, kami huwag naman sana, pero kung sakaling may case na ganyan, ay hindi kayo masyadong matatakot dahil alam nyo malapit lang yung mga kabahayan. Pero ako kasi, pag nagdadrive ako as much as possible, eto yung gantong klaseng daan na iniiwasan ko naman, baliktad ako. Gusto ko yung konti lang yung bahay, konti lang yung tao. Yun ang gusto kong daan ng mga daan. Para mabifeel mo na nag-adventure lang. Kahit sa taas, may bandang Bauco, ay magkakalapit lang din naman yung mga barabarangay dyan sa daan mismo na to. So huwag kayong matakot. Yung mga nagtatanong sa akin, dami nagtatanong yung gasolinahan daw. Gaano ba kalayo yung gasolinahan, sir? Gaano ba kala? Bay, mahirap po sagutin yan. Mahirap po maging specific sa sagot na ganyan. Ba't ganito to? Sikip ng parking, anong meron? Ah, sa Tulay, okay. So ito na pala yung Tulay. So ang nangyari, ginawa nila sa Tulay. Tulay to dati, guys. Ikaw lang yung takot na ako, hindi ako takot. Ito tayo sa gilid. Oh my God! Oh my goodness! Nakaligtas na tayo. Oh, nanghina ako doon. Teka lang. Ngayon, kinarib na nila yung part ng daan na to na nag-landslide. Ito kita nyo. Tinanggal na pala, okay. Kasi yung tulay dati, kung baka hindi nyo alam, si Diana, yung official backride ko, ay takot po yan sa mga tulay. Kaya nung dumaan kami dyan sa tulay na yan, inaasar ko siya, lalo ko kasi tinatakot. So, sigaw ako ng sigaw. Nervous sa dyan sa tulay na yan. Kasi ang taas kasi. Palapit na tayo sa Bauco. Thank you.
hindi nang bukal dito, ano? Nakapag-produce ng ganyang kadaming tubig. Napakatinding bato yan, ang laki. Alsema Highway! Alsema Highway it is! Incredible, mi amigos! Yeah! Pakanan dito. Pwede kayong kumonekta papuntang Ilocos Sur, papuntang Cervantes. Or pwede rin doon sa Cervantes mismo, punta kayo ng Baguio, aakyat kayo ng Mangkayan. Yan po yung mapping niyan. Dito lang tayo kasi nga ang goal natin is Alsema Highway, di ba? Sobrang bigat yung karga na itong si Kuya. Alright, ito na yung arko. Boundary ng Benguet at Mountain Province. Kaso sinara nila yung ano, view deck. Sayang, stay sana tayo dyan eh. Ito matindi. Sa part na to, ubod na ng lamig. Shoot! Kita yung tsura ng kamay ko ngayon yan. Sinisipod na ako. Sobrang lamig. Sinabayan pa ng hangin. Tutumbukin natin susunod dito ay Abatan, Bugyas. Dito na tayo sa part na to, magsimula makakita ng napakaluwang na taniman sa bundok ng mga gulay. Bandang Benguet. Pababa na yan hanggang Baguio. At huwag kayo, may traffic pa yan ha. So mayroon pang babaan pa dito papuntang Ilocos Sur. Galing naman dito sa Abatan, Bugyas. Dadaan kayo ng Mangkayan ngayon yan. Dito sa pakaliwa dito, pag gusto nyo pumunta ng highest point, yan kayo dadaan. Dito naman papakanan papuntang Mangkayan. Dire-diretso na yan papuntang Ilocos Sur, papuntang Cervantes. Pero dito lang tayo sa gitna, dahil ito yung papuntang Atok Benguet. And at the same time, bababa papuntang Baguio. Midway pa lang to na travel natin. Traffic sa tuktok ng bundok. Pero ang Abatan kasi medyo mahaba-habang commercial area yan. Kung mapansin nyo kanina, yung galing pa tayo dun sa baba, may mga businesses na dun sa may unahan pa. Tapos yung pinakatuktok nya, kung saan tayo na traffic kanina, ayun na yung pinakasentro ng komersyo. Itong Alsema Highway, kala mo bypass road lang eh, no? Dahil mga truck lahat dito nadaan eh. Kahit anong klaseng sasakyan, dito na nadaan. Woohoo!
Yepa. Ah, sablay yung sablay yung overtake nito, nakita nyo. Umu-overtake siya dun sa may tawag nito, likuan. Makulimlim siya pero may konting init naman na nararamdaman ako. Pero pag humangin na, doon mo na talagang mararamdaman yung sobrang lamig. Eh pag nagpapatakbo ka ng motor, nakakasalubong mo yung hangin. At yan, lamig, di ba? Oo, oh, ito na naman. Ha ha. Yan na si Haring Araw. Nakakabuhay ng damdamin. Ang haba ng pila ng sasakyan na yan. Ikot-ikot lang tayo dito. Papaliparansin ko sana to ng drone, nalakas ang hangin. Sunday pa lang ngayon, guys. Kaya pala maraming tao dito. Grabe yung kamay ko. Naninigas na, sobrang lamig. Good morning pa rin. Time check, 11:45 ng umaga. So dito na tayo sa highest point ng Halsema Highway. Dito yan sa Atok Benguet. Dito sa highest point ng Halsema, dito sa Atok Benguet. Siguro mga ano ba yan? Isang oras kalahati. Hanggang dun sa Baguio. Nakakaloko lang, nakalimutan ko bumili ng gloves dun sa Abatan kanina, Abatan Bugyas. Itong gilid ng highest point, itong view deck niyan, nababalot na rin ang fog. At least dun sa gilid niya lang ha, hindi naman banda rito sa Maydanes mo. Sa gilid niya, so wala ka ng matanaw dyan. Tapos na tayong magkape. Oh, magkape. Tapos na tayong kumain pala dito sa highest point ng Halsema Highway. Ito sa restaurant na yan. Bahay pala dapat yan, kaso nga lang ginawa nilang restaurant kasi hindi na daw natitirhan. Tapos na pala itong widening nito. Nung last na duman ako dito, ginagawa pa lang yan. Sinisemento pa lang. Ngayon tapos na. Good job! Good job! Anong nangyari dito at merong traffic congestion na pangyayari? Marami dito ang mga turista na bumibili ng halaman. Hindi ko alam kung anong klaseng halaman yung mga binibili nila rito. Oo nga, mga turista nga to. Oh, ang dami niyan. Sa malamang turista yan. Ito yung nakakatakot na daan. Itong part na to na madulas. Ay, mga basa-basa na ganyan, oh. Ito nang gagaling sa bundok na to. Ay, putik. Ito na, ano? Basa-basa, oh. Tapos, bitak-bitak na rin pa tayo yan, yung mga ganyan. Ang hirap magpabilis dito, pababa.
Nakakatakyot. Dami yan guys, oh. Sunod-sunod. Actually, kanina yung dinaanan nating mabasa doon, kahit po summer, basa talaga yan. Hindi po dahil tagulan. Dahil continuous po yung labas ng tubig doon sa may bato. Pila-pila na, oh. Ito, pasaway itong FX na to. Pasaway itong L3 na to. L3 ba yan? Ah, magpa-parking. Galing niyang pumarking, oh. Ang iksi ng pina niya. Ang iksi ng pina niya sa parking. Good job. Alright, calm down, amigos. I'm not your enemy, okay? I'm no gringo. I'm a good man. Hey, good afternoon. Time check natin. 1:05. Finally, nandito na tayo sa La Trinidad Benguet na to. Pupunta rito yung Baguio. Sa side na to. Yun po yung kabuuan ng Halsema Highway. 150 kilometers all the way from Bontoc hanggang dito sa Baguio City. Dito ko natatapos itong vlog na to. Kung nagustuhan nyo yung video na to, please like, share, and subscribe. Mike TV signing out.